Muli, magandang gabi po sa ating mga katagay master at ating mga panauhin. Ayon po sa aking pagsasaliksik, ay meron daw pong pitong yugto ang ating buhay. O diba po, yung sinabi ni Toastmaster Chris kanina ay related itong yugto ng ating buhay. Unang-una na po ay yung pagiging sanggol. Sumunod po dyan, paslit. At yung ating early stage po ng pagiging kiddos. At yung pang-apat naman po ay ang pagiging binata at dalaga. Yung pang-lima ay nasa early stage tayo ng pagiging adult. At yung pang-anim naman po ay nasa middle age na natin. At yung pang-pito ay yung pagiging senior po. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. So yan po ang yugto ng ating buhay. Ngayon po, ang pinaka-importante sa lahat ay yung nasa gitna. Ang pagiging binata at dalaga ng isang tao. Kasi ito po yung stage kung saan marami na tayong desisyong ginagawa sa buhay. Alin ang tama, alin ang mali, alin ang maganda, alin ang hindi kainam-inam sa ating paningin o ating naririnig. At ngayong gabing ito po, sasabihin ko sa inyo na wala pang pandemya ay may corona na ako. Corona nung kolehiyo ako. Nabawal ang boyfriend. Kasi sabi ni Madir at ni Padir, pag magtapos muna ng pag-aaral, bago ka magkaroon ng boyfriend. Ay, nakakalungkot. Bilang isang dalaga po, gusto ko rin naman ang may tag-ibig at tumitibok-tibok na puso. Yun nga lang, hindi nangyari. Meron sana noon na bet ko at bet din ako. Yun nga lang, hindi tayo pwede. Kasi nga, bawal daw muna, sabi ni Madir at ni Padir. Lumipas ang 4 na taon. Yay! Finally, nakagraduate ako. Natapos ko po, awa ng Panginoon, ang 4 na taon na pag-aaral po. At dahil doon, ang corona ko na bawal ang boyfriend, natanggal na. Dahil pwede na akong mag-boyfriend. Yes! Finally, titibok-tibok ang aking puso. Yun nga lang, yung bet ko noon, ay hindi na ako bet ngayon. Dahil may bet na siyang iba. Hindi talaga tayo pwede. Aray ko naman po. Lumipas ang mga panahon, yung bet, tinanggalan ko ng T, ginawa ko lang B. B, ako lang muna, malin ko yung sarili ko. Kaya ginawa ko po, nag-build ako ng experience. Umakyat ako ng bundok, nag-join ako ng mga organizations like Rotaract, at napalad naman po na mapabilang sa Toastmasters International, sa Mystic Culture Toastmasters Club. At bukod dyan ay pinagyaman ko po yung aking sarili. Nag-aral ako ng iba't ibang skills. Natutunan ko po nung na magumawa ng hikaw. Tulad po nitong aking suot, yan po ay aking gawa. Yun nga lang, minsan hindi perfecto dahil nagsimula pa lang ako. Kita nyo po, magkaiba ang hitsura. Yung isa po nasa taas yung orange, yung isa naman nasa baba. Pero okay lang, dahil lahat tayo, pag tayo ay nag-build po ng experience, ay lahat tayo nagsisimula. Hindi perfecto, paulit-ulit, pero habang ating dinadanas po yung mga bagay na nagpapaigi sa atin, o sinasabi nating be a better version of yourself, ay lalo po tayong gumagaling at napapag-inam po natin yung ating mga gawain. At makalipas ang ilang panahon, akin pong natagpuan ang aking the one. Dahil dyan, puso ko titibok-tibok. Dahil dyan, yung BE ay naging bet na bet na bet. Build experience together. Kung dati, na ako lang yung umaakyat ng bundok, ay may kasama na po ako.
ko ako lang po yung dating nasa nagjo-join ng mga organizations, ay kasama ko na rin po si Dawan. Sa Rotaract, sa Toastmasters, at sabay din po kaming pinagayaman ng aming mga skills tulad ng pagbibake. At ito po, ang mga ating karanasan ay hindi lamang magaganda, meron ding pait ng buhay. May mga pagsubok, pero dahil siya tinuturing kong Dawan, kailangan sa hirap at ginhawa, kailangan magkasama. We build experience together. Kung dati, kami po ay si Dudong at Inday na nagbibake, ang panadero at panadera, ngayon po ang samahan namin ay isang certified driver at isang certified tagahugas naman po. May pandemya, pero piliin po natin na pagyamanin pa ang ating mga skills po dahil sa loob lang ng bahay ay magagawa natin yung mga gusto natin. Para sa aking mga katagay, master at mga panauhin kaibigan ngayong gabi, mag-isa ka man o may kasama ka, enjoy mo lang ang buhay. Enjoy mo lang lahat ng experience mo. Kasi kung mag-isa ka man ngayon, balay mo sa mga susunod na panahon ay makatagpo mo rin si Dawan. At sasabihin mong, bet ko yan, we build experience together. Kaya muli, ang aking masasabi lang po, love the journey more than the destination. Lagi po nating tatandaan, masarap mabuhay at dapat po laging game na game lang po tayo. Bet na bet na bet yan. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.